kakak kilig. Dapat. So, ito na po yung naman niya. Ayan. Ang ganda. Open natin. Hey guys, it's me again, Bebs Balistumo, aka Mimi Bebs, and welcome po dito sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please do not forget to click the subscribe button upang ma-notify po kayo every time na meron akong bagong upload na videos. At the same time po ay matulungan ninyo ako upang mag-grow ang aking munting channel. So before po tayo mag-start ng ating main topic today, ay magkakaroon po muna tayo ng isang random shoutout from our random subscribers and commentators. So, ito na po yung gagawin natin always every time na may bago akong upload na videos. So, ang napili ko for today is ito, shoutout kay Teacher Delfa. Ayan, you can check out her YouTube channel and show your support also sa kanya by clicking the subscribe button. And then, shoutout din po kay Sister Mercedes Mix Vlogs. Ayan po. You can also check out her YouTube channel po and show your support. So, good luck to us, mga small YouTuber. At tayo po ay mag-start ng ating main topic after ng aking short intro. So, for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo ang isa sa mga services ni Union Bank, which is ang kanilang bank from home. Dahil today sa ating video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakapag-apply ng isang personal savings account from Union Bank with a debit or ATM card na hindi na lumalabas ng ating mga bahay or hindi na pumupunta sa mismong branch ni UB. Dahil today, ang gagamitin lang po natin ay ang ating mga mobile phones upang makapag-apply tayo ng isang personal savings account from UB. So, gaya ko po, nakapag-apply ako last first week of June and then pinadala nila sa akin yung aking ATM card through Ninja Van, ayan po, ng libre at door-to-door mismo na diniliver dito sa akin. So, if you are interested to watch and learn regarding this video, this is very helpful po sa mga gaya ko na mahilig mag-savings dahil napaka easy lang po ng steps na gagawin natin at napaka-accessible po ni UB anywhere. So, ayan po. If you are interested to learn about this video, please do continue to watch this video dahil ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nakapag-apply ng ganito sa UB gamit lamang ang aking mobile phone. So, stay tuned and watch this video up to the end. At ipagpatuloy na po natin ang ating tutorial dito ngayon. And first na gagawin natin is download po muna ninyo ang UB app sa Play Store if wala pa po kayong app na UB. So, simple lang po, punta lang kayo sa Play Store and then search nyo yung UB. And then, ayan po. So, since meron na akong app, is i-open ko na lang po siya. So, ayan. Ito po yung magre-redirect sa atin. So, open an account. Ayan, then ito po yung click natin, yung savings account with debit card. And then, ito po yung important reminder na ang tanging makakapag-apply lang po dito is mga Filipino citizen na naninirahan dito sa Pinas. So, next is click continue. And then, yan yung mga choices pero pipiliin natin si personal savings. So, ayan. Wala po siyang initial deposit, wala po siyang maintaining balance. At yung minimum balance para magka-interest yung ating savings account ay 10,000 pesos. Tapos yung card fee niya is 350 per year or 30 pesos per month. Pero sa first year po is naka-waive yung card fee, which means na wala po tayong babayaran. So, yan po ang isa sa mga magandang feature ni personal savings account. So, then select. And then, yan po yung mga cards or IDs na needed para makapag-apply tayo. Then click next. So, ito po yung declaration, terms and condition, and then privacy. So, if you want to read that, pwede nyo nang basahin lahat. And then, click accept. Ayan, at i-fill in lang po natin ang mga needed na details. At saka, i-click natin yung next after natin na malagyan. So, post ko po muna para makapaglagay ako ng mga details ko. Ayan, loading pa po. So, next po is magsisend sa atin ng OTP.
at ilalagay natin dito. So wait, check natin yung OTP. Ito po yung OTP, 545946. Ayan. So next is ito yung profile natin. So needed din ng data kaya i-fill up na lang natin yung mga kailangan. And then after natin ulit mag-fill up, click lang natin yung next. Post ko ulit. So ayan po, click next. Then ilalagay po natin yung ating gustong user at saka maglagay din po tayo ng ating password. So post ko ulit para makapaglagay ako ng details ko. So yan po yung mga required na password natin. Basahin nyo na lang po. Password should be blank. Password should be 8 to 30 characters. Password should contain an alphabetical character. Password should contain a numeric character. And password should contain a symbol character. And then click nyo po yung next. Yan. So, log in with your fingerprint. So, pwede po kayo mag-log in through your fingerprint or pwede rin naman na hindi. So, you can click enable or you can click not now. So, for me, I'll just click not now. So, ayan po. Sunod po, ay fill upan lang po itong personal information natin. And then, after natin makapag-fill up, ay click lang yung next. So, post ko po muna para makapag-fill up ako. Ayan. Then, ito po yung address. Just fill up. And then, click next pag natapos na natin. Click nyo lang po itong box sa same as present address if parehas lang naman yung inyong mga address. And then, click natin yung next. So, ayan. Next is ang ating financial information. So, since wala naman akong work, lagay natin dito na unemployed. And then, source of funds, personal savings. And then, click next. Pero, if may mga work po kayo, click nyo lang po itong employed. Ayan. And then, i-fill up nyo yung mga details na kailangan. So, ayan po. Next. And then, ito po yung account details again. Fill up lang natin yung purpose of account. So, personal savings kunyari. Tapos, lagyan natin ng estimated monthly transaction. Drag lang, which is 25,000 kunyari. And then, click dito sa box that I certify I am not a US citizen. And then, click next. So, ayan. Next po is mag-upload na tayo ng ating mga valid IDs. So, piliin nyo lang po dito kung ano yung meron kayo. So, for example, sa akin is yung SSS ID ko. Ayan. So, next. Just click this, got it. And then, ayan. Lalabas na po yung allow lang po only this time. Ayan. And then, ayan. Scan po yung documents na meron kayo. So, wait po. So, ayan. So, ayan po. At nakapag-picture na ako. And then, click lang natin yung continue if okay na. Ayan. So, yung back page pa daw po. Again. Ayan. Click ulit natin yung continue. So, magsi-selfie daw po muna tayo. Get ready for your selfie video. So, click nyo lang po itong I am ready if ever na magsisimula na kayong mag-selfie. So, wait po. So, ayan yung lalabas. After mo makapag-selfie-selfie. So, success daw po. So, ayan. Uploading your documents. Upload successful. So, ayan po. So, after po nyan ay maglalagay po tayo ng ating specimen signature ng 3 beses. So, yan po. Ipo-post ko po ulit since ito po ay isang confidential matter. Every time po natapos na kayong pumirma, i-click nyo lang po yung next ng 3 times din po. So, ayan. Next, again, post ko ulit hanggang matapos ang aking pagpirma. Ayan po, after ko matapos yung signature ko is ito na po yung lalabas, review and submit. So, check nyo lang po yung mga details nyo dyan if okay po ba yung mga nilagay ninyo. And then, after nyo pong i-check ay, ayan, agree. Click nyo yung box and then submit. So, ayan po. Hintayin nyo na lang po na matapos. Maghihintay po ulit tayo. Ito po, sabi dito is, yung ID ko daw is nagamit na previously since totoo naman po dahil ito rin po yung ginamit ko last time. Yan po, at least ay napakita ko na sa inyo kung paano yung tamang proseso. If ever na mangyari sa inyo yung ganito, just click nyo lang po yung upload a new ID. Since ako po ay nakapag-open na po ng account dito, hindi na po ako mag-upload. Ayun guys, after ninyo na makapag-fill up lahat-lahat doon sa mobile app ni Yubi, ay mag-i-email po sila sa inyo ng ganito. Yan. We have saved your UB application online. We don't want you to miss out anything, so we'd love to complete your application with us. Yan po. Maghihintay lang po kayo ng 2 to 3 days at i-approve po nila yung application ninyo.
Ito po, next nila na email. Thank you for opening an account with Union Bank. To verify your email address, click on the button below. Just verify lang po ninyo yung inyong email address. Click nyo lang po yung verify email. And then, okay na po ang inyong mobile application. Pwede na kayo makapag-login every time you want. Ito po, ang lalabas again. Hi, Babs. Welcome to your new Union Bank account. Ayan po. So, ayan. May mga details naman po sila na isi-send sa ating emails. Kaya, maganda lang pong sundan. So, nandito po nakalagay na follow the instruction on screen to verify your email address for card delivery and card fee preferences. Your physical card will be delivered to the address indicated during your application within 5 to 10 days banking days. In case an authorized representative will be claiming this card on your behalf, a letter of authorization together with a scanned copy of owner's ID is required. Ayan po. If gusto nating mag-request ng physical card, 5 to 10 days po yung kanilang limit upang makadating sa atin yung ating mga cards. So, ayan. Okay naman po kasi nag-update si UB every time sa ating email pag meron tayong mga bagong ginagawa. So, ayan po. Ganyan lang po kasimple yung pag-open ng personal savings account sa UB. Hopefully po ay nakatulong sa inyo. Thank you so much! So, ayan guys. Eto na. At samahan ninyo ako upang mabuksan natin itong aking ATM card from UB. So, let's go! I-unbox na natin siya para magamit na natin soon. So, okay? Nakakakilig. Charot. Ito na po yung laman niya. Ayan. Ang ganda. Open natin. Alam niyo guys, nakapag-open ako ng personal savings account na ito kahit wala akong work. Yun yung nilagay ko eh. I don't have a work, pero inaccept pa rin ni UB. Ayan, let's open. Buksan natin siya here. Dito. So, ayan. Ayan. Let's see. Ito na yung card ko. Wait lang. Ano ba to? Ayan. Chiren. So, ito na po yung ATM card ko. Yeah. Ayan! Meron na akong ATM card from UB. Ayan guys. Try nyo guys. At napaka-less hassle lang talaga niya. Ilang araw lang. At nakuha ko din siya. So, nakalagay dito na yung savings account with no maintaining balance. And then, Visa offers includes exclusive offers, discounts, and promos from Visa. And then, transact anywhere. Pay in stores, transact online, or withdraw via local or international ATMs. So, ayan po. Maganda po siya dahil meron din po silang online banking. Pwede nyo siyang gamitin kung gusto nyo mag-pay bills kayo or mag-send money. Ayan, napaka-accessible din po nito kasi pwede kayong makapag-cash in sa 7-Eleven po. Yes, kahit hindi na kayo pumunta ng bank dahil hindi naman lahat ng places ay merong UB. Kaya, kung merong 7-Eleven sa inyo, ay maaari kayong mag-cash in sa inyong personal savings account ng walang kahasal-hasal. So, ganyan lang po kadali yung mag-apply ng savings account dyan sa UB. So, try nyo na po dahil for sure ay magagamit nyo rin ito sa future. Ayan po, ipakita ko na sa inyo yung card. Ayan. Yay! Dahil meron na naman kami additional card ni hubby. Ayan. Ayan. Ayun guys, napakasimple lang ng mga steps na gagawin natin upang tayo ay makapag-apply ng isang personal savings account sa UB without going outside our house. Napaka last hassle na po dahil as far as I know, si UB ay isa rin sa mga accessible banks which is na pwede tayong makapag-cash in ng pera through Palawan Pawn Shop or through 7-Eleven. Kahit saan naman tayo ngayon pumunta is for sure merong mga 7-Eleven or Palawan Pawn Shop sa ating mga lugar. Kaya kung interested po kayo na magkaroon ng mismong ganitong card is just watch this video at sana po ay makatulong sa inyo. At sana po ay patuloy nyo akong suportahan. That's it for today's video. Please do like this video if meron kayong time. And also pa-subscribe na lang din po ako sa aking channel upang kahit papaano ay mag-grow ang aking munting channel. See you again sa ating next video.
hopefully ay makapag-upload ako next week. Thank you so much for watching. Bye-bye!